Ano po ba mga expectations ninyo? Maaari expectation po ninyo ay makaahon sa utang. O maaari expectation ninyo ay umangat sa buhay. O yumaman, maging milyonaryo. Hindi po yan mali. Meron din po akong expectation sa inyo. Sabihin ko po sa inyo, yung expectation ninyo ay mangyayari po. Pagawin nyo po ang expectation po namin dito sa Management 101 na course. Ano po ba ang expectation ko? Una po is you have to act. You have to take action. Kung halimbawa, in-advise po namin dito na maggawa po kayo ng jar o nang bumili kayo ng isang jar ng financial freedom account na lagyan nyo po ng inyong deposito, gawin nyo po. Take an action. Hindi po mahal ang jar. Dito po sa Jordan, ito po ay 1.5 JD lang po. O maaaring 1 JD lang siguro sa balat. Hindi ko po alam kung magkano. But take an action. O di kaya may garapon kayo din. Umpisa kayo sa garapon. That's one of taking an action. Pangalawa po is repetition. Tayo po ay natututo sa paulit-ulit. Sa paulit-ulit natin pag-aaral. Kaya, huwag niyo pong madaliin ang pag-aaral. Ito po ay may pitong course or may pitong section. At ang bawat section po, kailangan po ating gugulin ay isang linggo. Sana po makatiis kayo. Why? Because people learn by repetition. This is what I learned. I've learned from my college professor na sinabi nila, people learn by repetition. Tayo natututo sa paulit-ulit. Kaya po ang lesson natin, paulit-ulit lang po yan. So kung halimbawa natapos nyo po siya ng isang oras, yung buong lesson nyo o yung sa ilang minuto sa yung isang section, ulitin nyo po sa loob ng isang section. Pangatlo po na dapat nating tandaan is understand. Unawain po natin. Kung meron kayong word na hindi naintindihan, halimbawa banggitin ko po, cash flow, assets, liabilities, passive income. Ito po yung mga term na binabanggit ko po rito. Pag hindi nyo po ito unawain at hindi nyo po makuha ang kahulugan nito, mawawalang kabuluhan po ang the rest. Bakit po? Ito mga word po na hindi niyo naintindihan ay maaari pong blockage. Ayon po kay L. Ron Hubbard, yun po yung misunderstood word. Naging barriers for learning. Naging hadlang upang ang tao matututo. Kaya kung meron kayong word na hindi naintindihan, balikan nyo po. Tingnan nyo po sa dictionary. Pang-apat po ay disiplina. Huwag po kayong magmadali. Kung halimbawa po ang lesson na ginagawa nyo ay ginagawa nyo ito every 7 o'clock ng gabi, gawin nyo po siya buong linggo. At akin pong pakiusap, wala pong day off dito, wala pong holiday. Anong araw man po, pag alas 7 ng gabi, alas 7 po kayo ng gabi. O kung alas 8 man kayo ng gabi nag-aaral, alas 8 po ng gabi. Wala pong day off. Napakahalaga po na i-develop natin yung habit ng pag-aaral. Disiplina po ang kailangan. 7 linggo lang po ito. Just develop 7. Tapos, huwag po kayong lumipat sa section 2 hanggat hindi nyo po natapos ang section 1. Ibig ko pong sabihin, paulit-ulitin nyo po, balik-balikan nyo po sa loob ng isang linggo yung section 1. At sa susunod na linggo muna patuloy na pag-aralan yung section 2. Pero kung hindi kayo makapagantay, tingnan nyo talaga lahat. Okay, tingnan nyo lahat. Pero ulitin nyo po yung section na naka-assign sa araw na yon o sa linggo na yon. Now, madali lang po, di po ba? Kung gagawin nyo po ito, masisigurado ko po sa inyo, maa-attain po ninyo ang expectation ninyo. Meet my expectation and your expectation will happen. Maraming salamat po.